Mga minamahal na kapatid, malaki po ang pagkakaiba ng perang barya, coins, at perang papel, bills. Ang perang barya, mababa ang halaga at madalas gumagawa ng ingay. Pero ang perang papel ay mataas po ang halaga, subalit tahimik at hindi po gumagawa ng ingay. Sana po ganito rin sa ating buhay, na kung sakali man na tumataas ang ating katayuan sa buhay, kung sakali man na umaangat tayo sa lipunan, ay huwag tayong magiging mapagmataas, huwag tayong magiging mayabang, at huwag tayong magiging mapagmaliit sa ating kapwa. Sana po ay mas piliin natin maging katulad ng perang papel, tahimik lang at simple lang. In short, may we always choose to be humble. Mga minamahal na kapatid, ngayong pong linggong ito ay muli tayong pinaaalalahanan ng ating Panginoong Jesus ng halaga ng kababaan ng loob. Laman po ng ating magandang balita na ang mga apostol ay nagtatalo-talo. At ano po ang kanilang pinag-aawayan? Ang sagot po ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila, kung sino ang pinakamagaling, kung sino ang pinakaimportante, at kung sino ang number one sa kanilang lahat. Sa madaling sabi, nagpapayabangan, nagpapataasan ng ihi, at nagpapalakasan ng hangin ang mga apostol. At sa gitna po ng kaliwat-kanang kayabangan ng mga alagad, maliwanag pong sinabi ng ating Panginoon, ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli at dapat maging lingkod ng lahat. Mga kaibigan, ang kadakilaan po ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian, hindi po sa kapal ng ating pera, hindi po sa laki ng ating bahay, hindi po sa dami ng ating mga followers o friends sa social media, at lalong hindi ito nasusukat sa hawak nating kapangyarihan. Ang sabi po ni Pope Emeritus Benedict XVI, and I quote, "True greatness is found in humble service." Kung gusto po nating maging tunay na dakila, kailangan po natin ng paglilingkod at kababaan ng loob. If we really want to be great in the eyes of God, we just need to be of service to others and to be humble before the glory of God. Kapatid, ang serbisyo o paglilingkod ay hindi lang para sa mga politiko. Hindi lang ito gawain ng mga pari o madre. The reality is, service is our common mission. Ang buhay natin ay hindi lang para sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng galing, ng husay at ng yaman, hindi lang para sa ating ikabiginhawa. Ang buhay po na para lamang sa sarili ay buhay na walang kwenta. Subalit ang buhay na ginagamit sa paglilingkod sa iba ay buhay na may saysay. Sabi po ni Albert Einstein, "A life lived for others is a life well lived." Tandaan din po natin, hindi natin kailangan maging milyonaryo o politiko para makapaglingkod. Ang kailangan lang natin ay magkaroon ng pusong bukas na handang tumulong sa ating kapwang maliliit at nahihirapan. Service is our mission. Bilang pangwakas, ay nais ko pong bigyang diin muli ang kababaang loob o humility. Tandaan po natin, wala tayong maipagyayabang sa harap ng Diyos. Hindi po natin pwedeng ipagyabang ang ating yaman dahil sa isang iglap, lahat ng yan ay pwedeng maubos at pwedeng mawala. At pagdating po ng ating kamatayan, mapupunta lahat ng ating yaman sa kamay ng iba. Hindi din natin pwedeng ipagyabang ang ating kasikatan dahil darating ang araw, lilipas din yan. Malilimot din tayo ng mundo, malilimot din tayo ng mga tao. Hindi po natin pwedeng ipagyabang ang ating pwesto o kapangyarihan dahil kahit anong oras ay pwedeng agawin yan ninuman. The bottom line is, we are nothing and we can do nothing without God. Sa harap ng Diyos, palagi tayong magpakumbaba. At sana anuman ang mabuting nagawa natin, ay huwag na natin ipagmalaki, ipagyabang, o ipagkaingay pa sa iba. Kung tayo man po'y nagsiservisyo o tumutulong sa iba,
huwag po nating gamitin ito para magyabang at para ipakitang mas mabuti tayo sa iba. Huwag tayong gumawa ng mabuti dahil gusto nating makilala, umabigyan tayo ng papuri. Sana anuman po ang ating nagawa, anuman ang ating naibigay, anuman ang ating naipatayo, manatili pa rin tayong mababa ang loob. Huwag nating habulin ang palakpak ng mundo, ang ating hangarin ay ang palakpak ng Diyos. Huwag nating kalilimutan, lahat ng mabuting nagawa natin ay dahil sa awa at grasya ng Panginoon. Mga kapatid, humility should be our identity. Maraming salamat po at God bless you always.